10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Team secrets, turn to pick. Crystal Maiden. Radiant team pick. Clockwork! So, good evening ulit sa inyo lahat, sa mga nanonood dyan. Medyo na-traffic lang yung partner natin. So, darating din po sila, huwag kayong mag-alala. Pero ako muna yung makakasama nyo for this draft phase ng laro. Ayan, pati si napaka-poging boss Rebo. So, Team Secret versus NIP. Nakita natin yung game number 1. Grabe yung turnaround pang finishing move nitong si Yapzor with that stolen black hole. Grabe, napaka-solid na play para sa pangtapos ng laro kaninang game number 1. Pero titingnan natin ngayong game number 2 kung NIP makakabawi pa ba sila. Makakabawi pa sila. So we'll see. Team Secret, Nature's Prophet ulit sila dito, also Monkey King, pero meron na silang Clockwork for added utility and also a setup. And sa side naman ng NIP, they pick Elder Titan, si Bagaboom Lords, tsaka si Doom, Crystal Maiden, and Queen of Pain. Queen of Pain, magandang pang-counter against Clockwork dahil pwede siya mag-blink out sa cogs nitong si Clockwork nga. So, titingnan natin yung draft dito ng Team Secret. Kulang pa sila dito ng isa pang support and also a hard carry for them. Esensya na kayo mga sir, may sakit pa ako ngayon eh. Ano ba yan? Tagal-tagal naman ito? Na-traffic? May emergency lang. Na-traffic sa EDSA? May bagaboom. Oo. Nagbagsak ng EBAC. EBAC. Sorry guys. Kailan ang laro ng TNC? Sorry mga lods. Bukas na po yung MDL C qualifiers. Oh, bukas na yun. TNC. Ayan, mga nagtatanong dyan. Bukas na po. Bukas TNC. Na po. 1 p.m. to 5 p.m. So, maaga-aga bukas yung laro natin. Ngayon lang gabi. Ngayon lang araw na to, yung madaling araw. So, kailangan natin magpuyat, mga sir. Para abangan yung next series natin, which will be Liquid versus OG. Tama. Pero Phantom Lancer na nga for the side ng Team Secret. Pang-counter against Crystal Maiden, Queen of Pain, Doom. Mga int heroes na.
especially pag may diffusal blade. Pero usually recently kasi meron 'di ba SNY build for PL. So ginagawa yun ni Ramses and the other pro players, pero may request dito si boss Harold Roger, magpalit daw tayo ng puwan pampaswerte niya nandoon sa bet. Joke lang. Di pwede boss eh. Swerte na yan. Ayan. Bigyan mo ng pampaswerte. Bigyan mo ng buff. Bigyan mo ng buff. Meron na. Bagaboom buff. Bagaboom at Doom, oo nga. Meron silang Bagaboom at Doom dito. Pero nag-pick na nga ng Phantom Lancer itong Team Secret para ma-joke or makite itong si Doombringer. Siyempre, hindi mo alam kung sino yung Doom mo sa mga illusion dito ni Phantom Lancer. Oo. Yun nga yung mahirap talaga pag Doom ka. And meron dito mga illusion sa... Especially may clockwork. No? May parang clockwork pa. Hindi ka makakapag-cast nun agad. Na kapag Doom. Meron oh. dito yung tawag na? Yung nag-stop-stop ka, sinihinok. Oh. Yung sinisinok ka. Tama. Pag nakadikit sa'yo itong clockwork. So, maganda rin tong pick. And maganda nga pick yung clockwork. Si Zai siguro yan, o. Oh. Oh. Nagka-clockwork siya eh. Magandang pick yung clockwork against NIP. Dahil, yung two support sila dito, nag-channel eh. Itong Crystal Maiden, pag nag-let go, nag-channel yan, easy cancel talaga. And also sa Elder Titan, di ba? Pag nag-charge yan. Oo, yung stamp. Ganun-ganun pa. Oo, Echo Stamp talaga, Echo makakancel stamp, yan. Makakancel talaga. Battery, yeah. Yung battery. Mga channeling skills dito ng NIP. And their last pick naman for the side ng Team Secret, Leshrac ni Yapzor yata. Tingin ko si Yapzor to. Leshrac ni Yapzor. Oh, tsaka matik to si Midwan yung mag-monkey king. Oo, battery assault. Oo, yung sinisinok nga. Oh, tama. Thank you. And NIP, Queen of Pain, one of their signature heroes. Ito. Kaninong kamay daw? Kaya boss, Trinil po. Yung kanina yung... Oh, dito siya. Oo. Sa Gedli. Ayan. Hey, boss, dito ka lang sa Gedli. So, last pick ng NIP. Tingnan natin kung sino yung pipick nala dito. More or less, hard carry. Hard carry na lang ang kulang nila for Ace. Oh, pero open pa yung Meepo, open pa. Oo. At saka Terror Blade. Oh, pwede rin. Terror Blade. Pwede din Terror Blade against Phantom Lancer. Mag-illusionan sila dyan. Oo, maglalag talaga tong game number 2 natin, if ever. So, uy, shoutout kay Ma'am Morena. Ayan, o. Oh, what a nice pick naman for NIP Anti-Mage. Pang-counter nga against sa Leshrac ni Zai. And then Yapzor. Change sila dito. Yapzor. Sa bagay. Kung naalala nyo tong Leshrac ni Zai, napakatindi niyan. Oo, ang kate sobra. Napakatindi niyan, ako po. Ewan ko ba. Pero maganda yung choice dito ng NIP na last pick Ate Mish to clear yung illusions dito ni Nisha. And wala silang decent disable dito against AM. Oo nga eh. Kumakita mo, wala sila yung talagang... Yung matinding lockdown. Oo, matinding lockdown. O, kumbaga hookshot after that. Wala na. Oo, meron ditong pang-trap, yung cogs. Pero pwede mag-connect naman yun. Yung, pero sa la combo. Split Earth. Split Earth into cogs. Cogs into Split Earth. I tama, tama. Pero yun lang yung nila. Okay. Tapos Boundless Strike na sobrang duration ng stun. And Ace nga dito, Anti-Mage, I think he will have a good game sa ating game number 2. Kaya yan. Tingin ko. Pero yun nga, Anti-Mage, kailangan ng magandang space, magandang early. Kung mahiraman siya sa laning, ma-force siya talaga mag-jungle. Again, parang nangyari lang ng game 1. Depende na lang if ever na si Zai is malamangan niya lane to lane itong Anti-Mage. Diba? Kung mananalo dito si Zai against AM ni Ace, pwedeng Team Secret mag-snowball sila agad dito sa early game. And then, ma-shutdown na nila na dito yung Anti-Mage ni Ace. Tama. Pero tingnan natin if yun ba yung mangyayari dito. Ban pa po. Hindi na po ban, mga sir. So, nasa ESL Mumbai. MDL. Paris na po siya. Nasa MDL Paris na po siya. That's wrong. Nako po, hindi po namin alam yan. Kizong, hindi ko po alam yan. Ikaw ba,
Wag na po natin pag-usapan. Eh. Oh, di ko rin alam 'yan, Boss Kizong. Okay. Alam niya naman ako. Di po kami chismoso, chismosa dito. Well. Ayan na, pero ito na nga game 2 natin between ang ating top teams sa ating MDLEU. Two top captains sa buong mundo, sa buong Dota 2 dito. Poppy versus PPD ang magtutuos inside nga ng NIP PPD on the Crystal Maiden East on his anti-mage. Saksa naman para dito kay Bagaboom Lords. 33 on the Doom and si Fata sa anyang Queen of Pain. Yes, and for the side of Team Secret, we have Poppy again on the Nature's Prophet, Nisha, Phantom Lancer, Yap, Zor, Clockwork, Zai, Leshrac, and Mid One sa MK. Nga ni Mid One. So, comfort pick ba for Mid One? Monkey King nga, binigay na po sa anya. And Fata naman for the Queen of Pain. Expected kasi yata nila ng NIP dito, mag-offlane itong Clockwork. Oo. Kasi hard counter yan. I mean, hard counter itong Queen of Pain kay Clockwork. Pwede-pwede lang mag-blink out sa cogs. Tama. So, tumayan. Ako po. Shoutout sa inyo lahat. Good evening po. And Bounty Runes, 2-4-2 lang naman. 2-4-2 lang naman po. So wala naman lumamang. Pero still, lamang na nga po ng one game itong Secret. So isang laro na lang, pag nanalo sila dito, is qualify na po sila sa darating na MDL Paris Major. 33. Mid One is chasing him down pero naispatan ngayon si Saksa, binaling ang tingin pero still walang magkaapatayan doon. Oh, pero ang ganda ng decision dito ng Team Secret na tapatan itong Doom nga kasi nga counter siya doon. Pero Doom will rotate dito sa baba. Oh, alam niya mahirapan siya. Ngayon si Ace ngayon, yung lumingin ngayon dito kay Mid One. So parang si Ace iniiwasan niya dito si Zai. Oh. Iniiwasan niya ngayon si Zai dito. Feeling mo ba ganun yung nangyayari? Kasi feeling ko ganun eh. Kasi nung game number 1, si Fata yung ginawa niyang hard carry. Oo nga. Delay niya kay Zai. And then now, Ace, di ba si Ace yung Mipo noon, nag-maintain si Ace. Di nakaling si Zai. Then now, ngayon, nasa top lane naman siya. Ayaw niya talagang lane si Zai dito. Yun, no? Tsaka talagang nag-a-adjust sila dito. No? May adjustments talaga. Kasi yun nga, yung counter by counter ng pickings nila dito. Maganda. Tama. And try lane niya yung NIP po dyan sa top lane. So, magkasama dyan si PPD. And then Saksa. And then si Ace. While mid lane naman, Fata against Nisha. So, medyo lalamang dito ng bagay si Fata, eh, no? Because he's a range hero. At the same time, meron siyang yung poison. But Poppy, naku po. Nakapag-pop ng Fairy Fire dito. Konti na lang yung kanyang buhay. But still able survive. Oh. Munti ka na nga. Common things na. Oops! Boundless strike! Will connect on to 2 but still mid 1. Delikado ngayon dito. Uy. As first blood. Grabe yung slow. Nakuha pa ni Ace doon yung bounty. Fly. Oh, so magandang snowball yan for this AM. Oh, kasi maganda talaga yung slow. Yung duration din kasi ng Crystal Nova dito. So, good decision para sa NIP. Try lane sila dito. Oo, yan ako. Yung lanes dito ngayon ng Secret, medyo lumalamang naman ngayon itong NIP. Uh-oh. This game number 2 sa laning stage. So, we will see bottom lane, Zai and Yapzor. Sila lagi magkasama yan, no? Uh-oh. Si Yapzor and si Zai. Lagi magka-partner yan. Oo. Kung mapapansin nyo mga sir, lagi silang magkasama sa lane, Yapzor and Zai. Against 33 naman ngayon dito, Honest Doombringer. Tingnan natin kung double na ano ah, double stout shield ah. Kumagana ba to? Kumagana. Nauuso na yan eh, pumapatong to, pumapatong. Ang alam ko. Oh, so 100% kasi, na? Kasi ginagawa nila eh. Hindi ba? Pwede nga. So, ipapatong siya yung block. So, shoutout sa inyo lahat. Ayan. Thanks sa mga kaka-tunin pala nga po yung mananalo po dito. Pasok na po sa MDL. And may nagaganap yatang kamatayan ngayon. Top lane. Uy. Wala muna. Wala. Nabigla ako sa sounds eh. Kasi tama, pag yung sounds eh. Ayan o. Oh. Yan o. Yung music. Pag yung music gumaganyan, ibig sabihin may nangyayari. May nangyayaring hindi maganda. Nabigla lang ako. Alam ko ganyan din eh.
So, Nisha on his Phantom Lancer. Phantom Lancer. Good naman yung kanyang lane, but still, itong si Pata, maganda yung ginagawa niya dito, harassment against Nisha. So, napapapag-pop niya dito ng consumables itong si Nisha. At the same time, Nisha din, nagagawa niya din yan against Pata. Tama. May isroon dito si Pata ngayon. Honest Queen of Pain. Ika-capitalize ba ito ng Queen of Pain? Ayan na nga. Uy! What a dodge! Grabe naman yun. By Nisha. Grabe naman yun. Nanggugulat. So, 1-0 pa rin tayo. First blood nga nakuha po ng NIP. And now, naku po, mid 1. Delikado dito. Pero wala pa pong chain frostbite itong si Crystal Maiden. So wala pa silang lockdown. Wala ko may chain frost. Ayun, no? Tingin nyo bakit umalis si Raven sa TNC? I think it's a management decision po. Management decision dahil tingin ko hindi nila pwedeng pakawalan si Kuku eh. Ganun lang po yan mga sir. Dahil si Kuku isa na sa mga loyal na TNC. And si Raven, alam naman natin, madaming kukuha na teams kay Raven. Mga sir, madaming, ang laki ng potential ni Raven. Family pa rin naman si Raven. Tropa-tropa pa rin naman. Pero, syempre, mga sir, si Kuku, nandyan na yan sa TNC. Loyal na po yan sa TNC. Hindi papakawalan niya ng TNC. And si Raven, malaki yung potential niya na mapunta pa sa mga mas malaking team, mas malakas na team. So, ganun talaga mga sir, nangyayari po talaga yan. Pero mid 1, Honest Monkey King nahihirapan po dito sa top lane against the tri lane nitong NIP. Tama. 17-3 nga po dito sa mid 1 against dito kay Ace na 24-10. Napakaganda ng laning stage dito ni Ace. Ha? Oh, same goes to Queen of Pain, si Fata sa mid lane. Pero yun nga lang medyo nakakalamang ng konti itong si Nisha as Phantom Lancer. Po, Nori, si Raven, di pa po natin alam. Maraming rumors na, dami rumors na lumalabas na sa NA daw siya maglalaro, Europe. Daming issues. Daming rumors, pero wala pa po nilalabas sa statement si Boss Raven. So, hintay-hintay na lang po tayo. Sa Tigers, yung pumalit sa Tigers ngayon, si 458. Si 458 yung carry ngayon sa Tigers. So wala na po si Moon Meander, but mid 1 on the top lane. Delikado ngayon dito, but still, buhay na buhay. Ito si mid 1 on his Monkey King. At nasama ako dyan, guys. Pero yun nga, muntikan na si mid 1 dun. Muntikan na nga. Buti na lang nakapagtanggo. And Queen of Pain of Fata, so still, napakaganda ng kanyang lane against Nisha, but still Nisha is onto the top of RCS chart. Based naman sa net worth, lamang si 33, surprisingly. With this Devar, no? Maganda yung pinapakita dito ni 33, pero ayan na nga. Yun nga lang, wala talagang lockdown dito itong sign ng Team Secret. Di nila mahawakan dito si Ace, basta-basta. Wala silang lockdown. And the Absor, kailangan pang mag-level 6. Also, itong si Lesrak, kailangan na mag-rotate around the map if gusto nilang patayin dito yung AM. Oo, tsaka if ever meron man silang ibigay dito kay AM. Wala yung solid talaga na lockdown kasi meron siya ditong counter spell. And tingin ko hindi niya naman na kailangan yun. So, aggressive na. Power nap, ayan. Yung next series na ng OG versus Liquid. Ayan. Ayun, oh. Naku po, power na. Huwag kayong mag-away mga sir. Hintayin na lang natin yung announcement ni Boss Raven mga sir. Ayan. Hintayin na lang po natin yung announcement ni Boss Raven. Huwag po kayong mag-away. Huwag po kayong mag-away mga boss. Mag-aano din po si Boss Raven. Mag-a-announce din po siya kung saan siya sasali na team. So tingnan natin. 1-0 pa rin tayo. Very passive yung ating game dito. NIP. Kailangan makapag-farm ni Ace. So far, nagagawa niya naman yan because of the supports dito. Binoprotektahan talaga nila tong AM eh, no? Oo naman. Binoprotektahan talaga nila tong si Ace. So, kailangan mabigyan nga nila to ng magandang head start para nga ma-dominate niya itong side ng Team Secret.
While mid 1, nangangapa pa rin dito. Nangangapa pa rin po dito si mid 1. Pero bottom lane, ako yung Doom. Pero Yapzor, napakagandang cogs. Doom box out the side of NIP as Team Secret was successfully bailed out. And may shrine pa sila dito. So they can shrine anytime soon. Silang tatlo. Pero Zai, pipiliin niya yatang mag-back dito sa well. So, hindi niya sasayangin tong shrine basta-basta. Oh, pero ang gandang save talaga nung ginawa ni Yapzor. No? Kasi malayo nga yung matagal yung follow-up dito kay 3-3 sa kanyang pag-duo. So, ano yun? Puro. Sandali, ipatulogin niya rin siya. Ano yan? Hindi ko alam yan. Mau, ayan, nahanap ka na, Mau. Whoops, pero bottom lane, 33. Naku po, ayan ang ayaw po, ay ginunting si Zai. Delikado ngayon, pero still yung burst damage dito ni Zai. Napakatin, Poppy, teleporting onto the front lines. Ngayon siya yung delikado, 1-for-1 yung naging trade-off natin. As Fata will get Poppy there, and Yapzor naman, nakakuha niya si PPD. So yung dalawang captains dito, yun, nabigyan yun lang. Dito mama, splitter dun. Tamang darag lang to si Zai. Pero maganda nangyari dun, nakuha dito ni Zai yung bounty rune. Oo, diba? Makaka 3-4-1 itong Team Secret. Napakaswabe. Tamang swabe lang, pero AM on the top lane, tuloy-tuloy lang yung kanyang farm. So, focus lang siya dyan. Sarili-sariling business lang. So, tingnan natin. Mid 1. Still, wala pa rin siyang farm dito, mga sir. Mga kaibigan. Talagang lowest on the bottom chart siya dito sa mga cores natin. Mid 1. Sumasabay lang dito yung Queen of Pain, ha? Medyo angat lang ng bagya dito yung Queen of Pain. Uh-oh. Which is very parang ano yata, nakakagulat. Kasi nakita natin, dinodominate niya dito sa lane itong Sinisha. Pero still, yung farm niya dito, medyo mababa pa rin. For Fata, Queen of Pain. Tama. Kasi East, lumalamang na nga sa network chart natin dito. Kailangan nilang mapigilan to, ha? Napaganda. Uy, naglalag. Pero, gandang last pick by PPD, eh, no? Maganda nga yung last pick na talaga. Magandang last pick, no? Ace. Tara yan nga, mid 1. Ha? PPD yung gusto. Pero naglalag nga tayo. But still, PPD will fall down. As Ace naman, I mean, Zai on the bottom lane. Mamamatay dito. 1-for-1 na naman yung trade-off natin. 3-2 yung score. Tama. Oops, Yapzor! Solo kill yata ito for Yapzor! And here comes Nisha to secure the kill! Mana Void will not kill Yapzor there! 3-3 nga! Nice! Nice kill for Team Secret and yun nga, Yapzor with that stick. I mean, one. Okay, grabe naman dito. Ito si Yapzor, no? Good pick, oh. Pero yun na, may smoke. Pero shoutout muna dyan kay Francis De Leon. Ay, Phantom Hive. Ayan. Type bagabong to make lies. Top trip. Pero naglalag tayo, ha, mga sir. Ha? Pero ito yung smoke gang na secret. Wow! Meron na palang Atos dito si Zai! Mapapatay ba nila dito si Ace? Yun lang, boundless strike! Hindi tumama! Yun lang. Nagpa-sorry pa si Yapzor. Napakasayang ng smoke gang na yun. So ang ganda na eh, no? Ang ganda na nung lag. Yapzor will not, hindi naabutan ng stun. Kaya ako stun. Wala, hindi masyado nag-connect ngayon. Earn up shadow sa po dito si Yapzor. And level 6 na ba? Level 6 na po. So si Clockwork. Yesha still farming his Diffusal Blade. And Poppy naman dito sa baba. Tamang farming pala din itong si Poppy, si Captain Poppy dito. Pero naglalag tayo. Ako po. Oo nga. Naglalag tayo. Kale. Restart ka natin, Dota. Restart natin, no? Restart natin, mga boss. Okay lang ba sa'yo, no? Hindi na makakarecon. Alam ko eh. Ayan, medyo okay naman eh. Medyo okay na. Pag clash siguro, mas maglalag.
So, mamaya tingnan natin if symptoms persist, consult your doctor. Correno. Ba't ko tumatawa? Ba't ko tumatawa? Nakatawa eh. Ayaw mo ba? Pero topling nga. Ayan na nga si Papi. Oh, ganda Sprout. Dito kay 33. And now, napalibutan siya dito ng Team Secret. And nag-lag tayo ng baga. But still, Zai will fall with that Sonic Wave. Pero 33 still alive. Yapsor pumasok dito sa front lines. Pero Fata blinking in. Plus the Scream of Pain. T-Heroes down sa side ng Team Secret. And si Yapsor pa nga nanganganib ngayon. Mana Void sa face. Ang nangyari. But Nisha naman on the middle lane. So kinukuha niya dito yung tier 1 middle tower. Pero wala pa siyang defusal blade dito. Hindi pa siya makakalaban. Pero hindi pa rin maganda trade off to yun, no? Oo, wala eh. Natalo sila dun sa clash na yun. Ang ganda ng defensive initiation dito ng NIP. Especially itong pag-doom kay mid 1. Tama! And tingnan natin, Zai, Atos, Split Earth. Nandiyan pa yung burst damage. 33 will be burst down. 41 seconds to respond. 7 and 5 tayo. 15 minutes onto our ball game. Yapsor is here. Napaglapag ng wards. Boundless Strike will connect. Nahabol ngayon dito kay mid 1. Ace will try to chase him down. Pero napaganda mischief dodge. What the hands dito para kay mid 1. Batak na batak, no? Bugog mga ganyan-ganyan yun, eh, no? Nanginginig-ginig yung kamay dito ni mid 1. Grabe naman yun. Oh, pero Team Secret, they have the 2k gold lead dito. And dahil yan sa objectives na nakuha nila dito. So, Oops! Bottom lane naman! Saksa! Yung pick-off dito ng Team Secret, medyo lumalakas na because of the Atos dito ni Zai. Yung Atos ni Zai, mga sir, yun yung added disable for them. Yun yung kulang kasi ng Team Secret dito eh. Alam yan ng Team Secret na kulang talaga sila dito ng disable. So, Zai with the Atos and mamaya pwede pa silang mag-hex dito. Oo, mga magandang hold talaga. For Papi, no? Pwede siya mag-hex dito. Pwede siya mag-recta hex. Kasi yun yung doon sila nagkukulang. Pero yun nga, dahil alam nilang... Napaganda ng hookshot dito, PPD! Yun lang. Pero naglalag pa rin tayo, yun na nga. Konti lang. Uy, grabe naman yung pick-off potential talaga dito ng Team Secret. 33 nga, nanganganib. Nandiyan pa yung Sprout to knock him down. 33 will fall there. 2-man down sa side ng NIP. And now, Team Secret. Grabe naman yung bawi nila dito, no? Tsaka talaga magkoconnect yung skills nila dito. Kasi especially yung Sprout and then yung Cogs. Talagang easy Split Earth yun eh. Plus, ang sakit ng damage ng Pulse Nova. Grabe naman nga. Pero Sonic Wave ni siya. Delegado dito. Echo Stomp will connect. Uy. And now, Vagaboom! Vagaboom! Nayari yung dalawa! Patay yung dalawa dito sa side ng Team Secret. Yapsor will fall. 3-4, 3 heroes down sa side ng Team Secret. And lumaban dito si Mid 1. Naglalag tayo, but PPD will still fall there. Mid 1 will get the consolation prize dito. But still, that's a 3 down sa side ng Team Secret. And mabibigyan ng space ngayon dito si Ace. Ang napansin ko sa NIP is maganda sila. Maganda yung nangyayari sa kanila. And pag-defensive initiation. Katulad nga noon na yung Vagaboom. Nag-connect siya sa dalawa. Grabe, no? Oo. Naglalag lang tayo mga sir. Konti lang naman. Oo, pasensya na po kayo. Pero still, what a execution. What an engagement for the side of NIP doon. Na bitaw nila yung mga skills sila ng maayos. No? Oo. Same man na naman. Okay, recon na lang tayo. Hindi makaka-recon eh. Bakit hindi makaka-recon? Ganun talaga, hindi nakaka-recon na. Pero 33 nga. Delikado ngayon si Zai. Naku, napalibutan siya dito. Pero lalabat si Nisha. But Zai, Mana Void by Ace. And Zai juking around the three lines. Makakataas pa nga yata si Zai dito. Doppelganger in 1 second. Di na nakaabot. Yun lang. Napakasakit ng Infernal Blade. Sinunog ni Doom, no? Yun nga. Medyo matagal yung cooldown kasi ng Doppelganger.
And Ace dito, naku po, nag-i-snowball na dito yung NIP. Unlike nung game number one, very one-sided yung game natin. Team Secret dominated that game. And now, NIP, kita mo naman yung bawi nila dito. Win probability, nasa NIP bigla. Pero natom na nga dito si Zai, walang gagawin. Ang kuya mo Zai dito. Yup, sir, with the invisibility rune, hindi na siya papasok dyan dahil pag pumasok sa dyan, ako, baka 3-2-2 yung mangyayari pag nagkataon. 13-9 tayo, Team Secret. Medyo walang farm dito si Mid 1. Yun yung problema nila, wala silang enough na lockdown. Dami. Oops! Pumasok si Yapsor with that hookshot. Saksa din ang anganib dito. Also Mid 1 joining the party as Saksa will be killed. And naglalag tayo talaga. Gusto nyo ba delay yung audio, mga sir? Ayan, ayan, ayan na. Medyo delay yung audio natin pero walang lag. Oo, ayan. Sakto lang naman. Naglalag. OG sa join the group. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Ayan, mga join the group dyan. Pero Nisha with the defusal lead na nga already. Pero top lane, ako! Delegado si PPD dito! Mamamatay ito si PPD and now Wukong's command has been popped! Pero hindi yung makapag-focus. Bata nakapag-blink out lang! Double kill by Mid 1 and mahanap pa nga dito yung Queen of Pain! He will also die and Saksa on the run now! Four stop onto the low ground pero hahabol dito si Mid 1. Mid 1 still chasing him down. Boundless Strike will connect and now Atos! To lock him down, napunig pa nga yung Split Earth and mega kill for Mid 1 there as they will try to get their 2 middle tower. Right now, Team Secret, what a turnaround! Grabe, nag-overextend itong NIP and hindi nila alam na ito ang Team Secret. Mas maganda kasi yung damage nila dito, damage output. Kapag sila yung nag-initiate. And though wala pa masyadong items sa itong si Mid 1, nagre-rely sila dito sa damages ng 4 heroes eh. So, mas malakas sila dito kasi compared sa anti-mage na kailangan pa ng konti pang items. Oo nga. And anti-mage, ano na bang item ni anti-mage dito? Meron na siyang pamanta style pa lang si Ace. Pamanta style pa lang po si Ace. Kumbaga, unahan sila dito ni Nisha na mag-online. Tama. So, kung sino yung una mag-online dito, siya yung lalamang sa game natin. As of now, si Ace pa rin yung lumalamang, pero si Nisha naman, sumusunod lang naman sa kanya si Nisha. Tama. So, natawa ko, mga bobo can't join the group. Sabi ni GNCC. Pero Mid 1, still Echo Saber na... Stuck siya sa Echo Saber dito. Oo. Si Mid 1. And si Mid 1 nga, medyo biglang nakabawi sa farm. Itong si Mid 1. Kanina nga, medyo alanganin yung lagay niya sa network. Pero now, he's top 3. Top 3 na po itong si Mid 1 natin. And bottom lane nga. Ilipa mo na yan, best. Ayan ang buos ko man. Delikado ngayon. Ito si Queen of Pain. Fata. Ayan lang. Mahirap. Kapag nag-blink in ka, wasak ka. Wasak. Automatic, no? Automatic kasi with the Atos, eh, no? Tama. Automatic setup. Tama. And yap, sir, mo, naghahanap pa dito ng pick-off, ha? So, tingnan natin itong gagawin ng NIP ngayon dahil nanganganib sila dito. Anti-mage. Manta style na po si anti-mage ni Ace. So maganda yan. Pero now, top lane, naispatan nila dito si Poppy. Whoops, Poppy. Kailangan mo mag-ingat dito. Tama. Whoops, hookshot! Yun lang. Nakapag-hookshot dito. Si Absor, delikado ngayon si PPD. Pick off by pick off yung ginagawa nila. Atos! Hindi pa nga na-atos dito si Saksa. But still, that's a nice pick-up. Yeah. So, Secret, medyo nag-online na sila unti-unti. And, pagkasama din si Nisha, mas maganda. Kasi ito si Ace, wala. Mag-focus na talaga siya
getting his key items. So mag-go siya for Skadi. Mm-hmm. And ito nga, may outer tower pa tong NIP. So sa top lane, kailangan ma-force dito ng Team Secret para ma-limitahan yung aggression dito ng NIP. Para ma-choke point na dito yung NIP, no, Lai? Tama. So meron pong Aegis of the Immortal and still is going for his Skadi. So mag-i-Skadi po dito si Ace. Well, Zai naman going for Guardian Greaves. Guardian Greaves nga po pala, pinamahal na po. Pinamahal na yung Guardian Greaves, ginawa ng 1-8 yung recipe. Oo, oh, yung recipe kasi sobrang OP. Sobrang iba yan, no? Sobrang OP. OP item. Oh, grabe, grabe yung Lesh Rock ngayon. Atos lang, mga sir. Pag na-atos mo, easy, tatama na yung split earth eh, no? Oo. Maganda yung hold. Oo. Pang-counter lang doon sa atos is Manta style. So, ito na nga. 13 and 16 tayo. 4K yung kalamangan. 4K yung kalamangan na Time Secret. Okay lang yan. Masaya ka. Yan yung maganda. Hindi, may nakita ko siya. Ano man nakita mo? Yung doon. Kay Boss Rev. Yun ba yan? Ano ba yan, Boss Rev? Wala yun, guys. Ano yun? Pero 4K gold lead for Team Secret and Nisha. Mag Heart of Taras siya. So, yun na nga. TPD, remove the group. Sabi Tapo. Dito. Gangsta. Ito si Rebo. So, NIP versus Secret. Oops. Mm-hmm. Tawa ng tawa sa liyan. Ayan na. Ito na yung mga alaga ni Papi. Ito po, mid one. Sumusugod. Ayan na, mag-connect. Joke. So, Nisha, nagpa-farm pa rin siya dito, ha? Paunahan talaga mag-farm tong dalawang carry na to, eh, no? Mm-hmm. Nisha will go for his Heart of Taras. While ito naman si Anti-Mage going for Skadi. And now, inahabol na nga dito si Poppy. Ooh. Pero hindi na nahabol yan dahil nandiyan na si Zai. Uy! Na yung scepter yung totoo! Yung Atos, yung Hawkshot, tama pa ngayon. And now, malalockdown pa nila. Malalockdown nga. Ace is down. Grabe. Dominating for Zai. Finally, na-lockdown nila itong Anti-Mage. Kanina yung attempts nila. What and a nice. Now, 1 minute out itong Anti-Mage. Oh. They will go for finally, the no? Oh. Finally, Ariel happened to me. And now, Nisha. And the rest of Secret going for the Roshan. And sir, easy Roshan to for them kasi walang contest itong NIP. Oo, so 30 seconds pa. Wala dito yung AM. Advance si Ka... Oo nga, dito ako nanonood sa kamila screen eh. Pasensya na kayo mga sir. Pasensya na po kayo. Pasensya. Pero eto na, dito na tayo manonood. Go-go nila dito. Si 33. Hindi kasi umapag-focus pag dito eh. Medyo malabo eh. Pero yun na nga yung baga po hindi tatama. Asaksa will fall. Unstoppable for mid one. 2 down sa side ng NIP. May consolation prize pa na Aegis of the Immortal dito for Team Secret. Yes. Yun lang. Buyback nga coming from Elder Titan. Pero wala siyang gagawin dito. Wala siyang baga boom. Oo. Pinalim mo na. Ayan, ayan, ayan. Hindi na. Hindi na. Pero baka mag-lag ulit mamaya eh. Oo, oh, dyan na lang. Dito na lang, dito na lang. Kung sino yung dito. Ano, tease muna tayo. Oo. Game test na. Nataranta si Lucifer. Matataranta ka talaga kasi because of the Phantom Lancer eh, no? Tama. Tataranta ka mga sir. And ito nga Team Secret. No need na sila for BKB eh. Pero tingnan natin kung may magbi-BKB pa sa kanila. Wala. Wala, no? Walang magbi-BKB. Hindi na, hindi na kailangan. No need na po itong BKB. Alam nila na may doom yung kabila kaya hindi na magbi-BKB. Itong side ng Team Secret. Ayaw nila magka-game 3. Eh. Ayaw nila magka-game 3 eh, no? Kaya mag-away, guys. Uh-huh. Pero Queen of Pain nga, speaking of BKB na. BKB na po dito si Fata. So, item check tayo. Grabe ito si TNCC. So, hindi BB.
Talagang galit na galit eh. May galit ka ba, boss, sa mga bets mo dyan kay PPD? Shoutout naman, Amigo Delegado. Shoutout po sa'yo. OG Liquid. Ayan, mamaya na nga yan. TI7 versus TIE Champion. Ayun, no? OG versus Team Liquid. Yung mananalo dyan, makakapasok na sa MDL Paris. Tama. So, tingnan natin yung gagawin ngayon dito ng Team Secret. Nako, Ace! Oops, makakapag-tipi pa si Ace dito. Uy, boundless strike. Nahanap talaga nila dito si Ace, eh, no? Uy, nahanap talaga dito si Ace, eh, no? Gusto talaga nilang patayin dito si Ace, pero uy, hindi siya. Kailangan niya mag-ingat. Pero may Aegis of the Immortal pala dito, kaya matapang, no? May Aegis of the Immortal dito si Phantom Lancer. And now, nice patay yung dalawa support! Nag-de-date dito si PPD at Saksa! Pinatay! Walang buyback. Sa sarili nilang mapa. No buyback for Saksa dito. Bata will try to cut the creep wave para nga hindi makapag-farm itong secret. Pero bottom lane din, nakapush dito sa side ng NIP. So no choice dito yung NIP kundi mag-defend ngayon. And napakabilis lang ng barak siya for them because of Diabolic Edict. Also the Pulse Nova. And two lanes ngayon na pe-pressure ngayon sa side ng NIP. Yun lang. Bilis nila mag-push dito. Bilis nila mag-push with the Diabolic Edict. Pero ayun na nga yung Grips. Pumasok si Nisha. PPD. Dieback yata to for him. Dieback nga po dito si PPD. And now Fata nanganganib pa ngayon. Pero wala ng Atos. Wala na Split Earth. Pero yung Doom na kay mid one. 33. Pinap niya dito yung BKB. Pero Ace nag-blink in dito. Poppy yung gusto niyang bigyan. Pero mapapatay na ba yan? Nakapag-blink out pa nga si Ace Doom. But still Poppy will buy back onto the team fight. And now 33, the Atos, the hookshot, the split earth, 33 is down. And Barrax na nga, exposed na exposed po sa side ng NIP as Team Secret. Grabe naman yung pinapakita nila dito. Guards and creeps for Zai, ang daming tulong. Full HP ulit lahat, buong Team Secret dito para hindi man ginalusan. Para kaniniti mo lang. And the top lane na nga Nisha onto the front lines. Wala sila magawa dito sa Phantom Lancer. May Aegis of the Immortal pa itong Phantom Lancer ni Nisha. Pumasok si Fata and also Ace. Pero nasa gitna sila ng Wukong's Command. Mamamatay yata dito. Ito wala. Dito ako nagkaas. Kaya pala advance. Pero mamamatay si 33 doon. And let it go by PPD. Still wapakels itong Team Secret. And ayaw pa mag-GG dito ng NIP. Pero mega creeps na. Ayun na nga, nag-GG na din sa wakas. And Team Secret will be your first qualified sa ating MDL Paris Major. Napakaswabing galawan by Team Secret. 2-0 yung score. Easily, no? Easy lang. Easy para sa kanila. So, yun na nga. And ang ating next series is OG and Liquid. Pero ito nga, NIP with that strategy. Parang nagkukulang sila doon. And Team Secret, straight to the point sila. Nag-stick sila sa kanilang gut. Na yun na nga, mag-push strat. And Nisha naman na consistent yung farming niya. Pati yung items niya dito. So, nakakasama siya in the team fights later on. Ayun, yun. Kasi, ayun. So, Team Secret, consistent na kanilang game dito. So, bale, wala silang talo dito sa ating qualifiers. And NIP will go down into the lower bracket and they will face itong the final tribe. The final tribe, lower bracket. And then next series na nga tayo, OG versus Team Liquid. So huwag kayong alis dito sa side ng sa Lupon WXC dahil maganda yung next series natin. TI7 champs against TI8 champion. Team Liquid versus Team OG. Huwag kayong alis. Dito lang yan sa Lupon WXC. We'll be right back. Peace.